So, hello ulit. Ngayon, mag-lesson tayo about pen tool. Tapos, kung paano gamitin yung mga direction tool, selection tool. Okay? Mag-pen tool muna tayo. So, ngayon, itong shortcuts na to, post nyo na lang dito para mapag-aralan nyo. Pero as we go along the way, sana sanayin nyo yung sarili nyo shortcut. Okay? Mag-new document ako. So, ngayon gagawa tayo ng sabihin natin simple illustration. Okay? So, yan. So, ito lang ang canvas size ko, HD. 1920 by 1080. Pwede kayo pumili dyan. Maraming choices. Bahala na kayo. Ito, units, kung inches o pixels. Pixels lang tayo ngayon. Color mode, RGB. Since RGB is for screen, CMYK for printing. Screen lang naman tayo, hindi natin ipiprint. Okay? Yan na muna. So, okay. So, mag-pen tool muna tayo. Pag-aralan natin itong pen tool ngayon. Okay? Pen tool. Or letter P kapag shortcut. Okay? Sa ating toolbar. So, ang pen tool, by clicks. Okay? So, click nyo dyan, click nyo dyan. Click nyo dyan. So, ngayon, straight lang yan. Si pen tool, curve pang curves, and kahit ano talaga shape, magagawa niya pen tool. Okay? Kahit anong lines, magagawa niya. So, ito, dahil nag-click lang kayo, automatic, straight lang. Okay? So, pag hinold niyo click, magkakaroon lalabas yung bars. Ayan, lalabas yung bars. So, may lalabas dyan na curve o yung Bezier curves niya. So, another click, i-hold nyo ulit, nagawa kayo. Another click, hold nyo ulit. So, yan. Meron na kayong circle agad. Not a perfect circle, pero may dalawang click lang, makakagawa agad kayo ng circle or tatlong click, may circle na agad kayo. Alright? So, ulitin natin. Game. Pen tool tayo. Okay? So, ngayon, nagawa tayo ng sabihin nating square. So, para maging straight to, para diretsyong-diretsyo talaga, kung horizontal man yan o vertical, i-hold nyo yung shift. So, hold ko yung shift. So, straight siya. Yan. Naglalock siya kapag hinold nyo yung shift. Okay? So, click. Then, click ko to. Itong handle na to. Ating bars. So, diretso ko dun. So, makakagawa ng angle yan. Kailangan lang natin gumawa ng square. So, shift. Click. Click ko dyan. Click. So, click. So, shift. Click. Shift. Click. Okay. Para ma-close natin ang isang path ng pen tool, lalabas yung circle. Okay? So, click. So, yan. May square tayo. So, ngayon, lahat yan, itong mga points nyo, mga points, and yung mga paths nyo, nakokontrol nyo yan. Okay? Gamit ang selection pati ang direct selection. Ito, itong kulay itim, di ba? Selection tool, then ito, direct selection tool. Okay? So, game, mabilis na explanation kay selection tool. Pag ginamit natin sa selection tool, shortcut ay V. Okay? Isi-select niya lang. Gagalawin niya. So, lahat ng nandun sa certain, ay lahat ng paths and lahat ng points nyo, gagalawin niya lang. Pero pag si direct selection ang ginamit nyo, itong kulay white, click nyo yan, tapos makakapili kayo ng points to move around. Okay? Pwede rin more than one point ang move around nyo. Basta i-select nyo, then shift, then select nyo. Hold nyo yung shift, magagalaw nyo. Okay? So, pwedeng more than 2 yan ha, kayo. Nasa inyo yung control niyan kung paano nyo i-select. Tapos, pwede rin kayo mag-delete kapag once you selected a point. O yan, makakapag-delete kayo. So, okay, pwede nyo i-close yan by pen tool. Click nyo doon, pag may lumabas, ayan, lumabas yung dash na yan, balik nyo dito, magkaka-circle, close na ulit siya. Okay? So, game. Sample ulit ng pen tool. Mas curve naman yung gawin natin. So, gawa tayo for example ng heart. So, drag ko pataas. Tapos, ayusin ko to pa letter V. Okay? So, yan. Susunod agad siya. So, target ko dun sa gitna. Okay? Meron na akong half. Then, itong handle, para makontrol yan, press nyo yung alt. Press nyo yung alt. I-hold nyo yung alt. Okay? Then, click nyo dito. Oops. Kailangan natin press yung alt. So, click nyo dito. Galaw nyo ulit. So, instantly, meron na kayong heart. Makokontrol nyo yan.
Oops. Hindi ko yun handle sa gusto ko. So, see, ganun lang naman kadali si pen tool kung tutusin. Pag nasanay kayo, sobrang kahit anong illustration magagawa nyo using pen tool. Okay? So, game. Mabilis lang. Gusto nyo palitan yung kulay nito. Okay? Pwede dito, i-double click nyo. Makakapili kayo. Itong outline, itong sa likod, stroke, ibig sabihin, double click nyo. Makakapili kayo. Okay? Lightan natin. So, yan. Okay, click nyo to, double click. Or, dito sa taas. Ito, dito sa taas, makikita nyo, fill and stroke. So, zoom out. Pero, hindi siya gagana kapag hindi selected yung object nyo or yung element nyo. So, paano ba i-select? Selection tool, ito. Click. Then, palitan natin ang kulay. Palitan natin ang kulay. Okay, zoom out. So, there you go. So, napalitan na lang kulay. Okay? So, pwede rin dito, sa color. Pwede kayo dyan sa color. Depende kung ano yung selected nyo ditong, kung foreground ba or yung fill o yung stroke nyo. Kung ano yung selected. Pwede kayo dito sa color. Paano ba lalabas yan? Punta kayong window, hanapin yung color. Okay, window, color. Or syempre, pwede rin swatches. Punta kayo dito, window, then swatches. Okay? So, ayun, lalabas. So, makakapili kayo ng kulay. Ayan, hindi siya mag-work kapag hindi selected yung object nyo or yung element nyo. So, dapat i-select nyo muna. Select. So, ping na ulit. Gusto nyo yung gradient. Okay? So, thank you.